listening to that Senate hearing, it is alarming, shocking. Allegations of a cover-up, drug pilferage, actually making up an informant. Let's start first with the overall. So it was supposed to be the biggest drug haul in recent history, with 990 kilos seized from a police officer. And what have you discovered, Senator? Correction, Karen. It's not only, initially it was reported as 990. Uh-oh. Actually, after 990 plus 43 kilos that were recovered, that were turned over by the supposed pilferers, no? Umabot na ito sa 1,032. So more than one ton of shabu. Yeah. That's it. So going back to your question again, Karen, please. So over a ton of shabu, kasi they pilfered 42 kilos, right? That's the story. Yung yes. Report nila was 990. So let's start first with this. The alleged cover-up. I wanted to ask you about Police Master Sergeant Rodolfo Mayo. It was shown in the CCTV footage that Mayo was being arrested and later uncuffed and then released. So what did you discover in the hearing? What really happened? Regarding the cover-up, so far, there is really a cover-up, but up to what extent ay hindi pa natin napafinalize because nga yung makita mo naman doon based doon sa interviews na ginagawa natin, walang gusto magsabi ng katotohanan. Everyone is avoiding the truth. Kung meron man, baka later malaman natin kung sino nagsasabi ng totoo. But then again, up to what level, no, yung cover up. We started agad doon sa pinakata highest level, up to the level of the former Chief PNP, General Azorin. Because the cover-up angle was focused doon sa statement ni the statement of General Domingo na alam na ito ni Chief PNP. Alam na po ito ni Chief PNP. So doon tayo nakafocus ngayon, alam na ni Chief PNP. So ano ngayon ang alam ni Chief PNP? Is it alam na ni Chief PNP na hindi namin palulutangin si Mayo, itatago si Mayo dahil ikakahiya ito ng PDIG at ng PNP as a whole, or anong context nun? In what context nasabi mo na alam na ni Chief PNP? At sinabi ito ni Sinagot ni Domingo na alam na ni Chief PNP na magkakaroon kami ng follow-up operation. Humingi siya ng clearance kay Chief PNP na mag-conduct ng follow-up operation. That's why in-uncuff nila si Mayo para palabasin na si Mayo ay kasama doon sa operation. Kasi yun man ang hiningi ni Mayo na mayroon, at ni Ibanez, ni Colonel Ibanez, yung boss ni Mayo, na mayroon pa doon silang ilalaglag na isang mas malaki pang bodega ng Shabo. So interesado si General Domingo humingi ng clearance doon kay Chief PNP. And it was confirmed by nulisdan ng former Chief PNP General Azorin na humingi si Mayo ng clearance at binigyan niya ng clearance. But later on, ni-recall niya yung clearance to conduct a follow-up operation because tumawag si General Villanueva, yung PDIA director, na sir, kailangan talaga si Mayo ay madikdik dito. Baka mamaya, because of that follow-up operation, palalabasin na walang Mayo na suspect. Walang Mayo na suspect dito. So, nagka-idea si General Azorin, sabi ni General Azorin nga, baka nga, no, baka in the follow-up operation, masit up si Mayo, papatayin si Mayo doon ng kanyang mga boss doon para isit up doon sa encounter, sa follow-up operation, at papatayin para tahimik na, hindi na aabot ang sunog doon sa taas. Kaya na lang i-blame. Okay, pero Senator, ang tanong ko, has it been established that Police Master Sergeant Rodolfo Mayo
is actually the owner, the protector of the more than one ton of shabu that was raided last year. Ano yung papel na doon? Caretaker ba siya? What has been established so far? So far, we based our conclusions on evidence. At so far, for me personally, if I have to base on speculations, alam ko na hindi lang si Mayo ang involved dito. I don't believe that Master Sergeant can have this enormous power to accumulate more than one ton of shabu. Alam ko maraming pa. This is a syndicate, Karen. This is a syndicate. Yes, and is Mayo now being treated as a suspect? Yes, he is being treated as a suspect. In other words, are there negotiations right now for him to pinpoint possible masterminds or real owners of the more than one ton of shabu? The way things are going now, Karen, mukhang malabo na natin ma-convince itong si Mayo. Inaangkin na lang niya lahat ng kasalanan, refused to incriminate anybody, including himself. He's invoking his right against self-incrimination. So talagang silyado na ito ngayon sa sindikato. So alam natin ngayon na for the time being, he is the main suspect dahil siya ang may control, may constructive control over constructive position over that shabu, dahil yung Wellness WPD lending lending company kung saan nakuha itong mga shabu ay pinagmamay-arian ni Mayo. Siya ang proprietor doon at kasama niya yung pamilya niya as kasama doon sa kumpanya nila na sinet up. So sa kanya ngayon bagsak ang lahat. Ayaw niya sabihin kung sino yung mga kasama niya, but nobody believes him. At palagay mo, I mean, Senator Bato, it's quite alarming considering, number one, the war on drugs of former President Duterte. And then today, it's one ton. Kumbaga, he was keeping a ton of shabu. It's unheard of, right, in recent years. What do you attribute the fact that he doesn't seem to be fearful of going to jail, being convicted? That's the point. It's so shocking that this is more than a ton of shabu. Isa lang ang ibig sabihin yan, Karen. Wala na silang takot ngayon dahil wala na si President Duterte. Talagang hades ito ngayon ng drug syndicate. Mm-hmm. Alam nilang wala ng Duterte na kinatakutan nila, kaya bumabawi sila ngayon. Yung mga ninja cops na yan ay nagre-recover. Do you have proof, Senator Bato, that there is more supply of shabu out in the streets today? Well, the proof is in the people themselves, na tanungin mo yung mga tao sa baba. Kahit na hindi ka magtanong, may nakakarating sa ating information, nagreklamo, sir, grabe na shabu sa amin ngayon, sir. Ay, nako, namimiss namin si President Duterte, sir. Kasi nung panahon ni President Duterte, wala talagang, hirap na hirap ka makaharap ng shabu ngayon. Ang dami na naman, bumabalik na naman sila. At yung mga nagtatago nung panahon ni President Duterte, sir, ay ngayon, nandiyan na naman sila, nakikita mo na naman ngayon sa kalsada. So, yun. Okay, I wanted to ask you now, let's talk about Captain Jonathan Sosonko. Right? You actually, another issue here is you supposedly caught Sosonko lying. And ang sabi ni Sosonko, ako na nga nakahuli, ako pa ang masama. I mean, in not so many words, that was his point. What is it about Captain Sosonko that you are not convinced he is telling you the whole truth? I wanted to establish the informant, Karen, no? Dahil nga, very, very crucial ang informant dito. Dahil hindi naman pwedeng from thin air mag-appear itong one ton of shabu. So, bigat ang role ng informant nito. So, the informant could be a member of the syndicate, pasok sa syndicate, or kalaban ng sindikato na gustong ilaglag itong sindikato ng sindikato ni Mayo. So, isa lang yan, a player.
Sigurado ko yung informant yan ay player yan sa Cebu trade. In either inside that within that syndicate na kinabibilangan ni Mayo or another syndicate na karibal ni Mayo. Nagkalaglagan itong nangyari dito. So gusto kong malaman kung sino yung informant. Pero yun, pinapaikot-ikot lang tayo. Ayaw magsabi talaga ng totoo. At sa umabot sa punto na punong-puno na yung committee natin sa kanilang lies na pinagsasabi, so he was cited in contempt for lying before the committee. Yeah, hindi lang yun. Let's say a ton of shabu, how much would that be in the market today? What's the market price of more than a ton of shabu? The street price, Senator, would you know? The estimate was for the 990 kilos, no? Close to one ton is 6.7 billion. Wow. So, kung yung actual na yun, nakasama na more than one ton and 30 kilos, baka aabot yan ng, I don't know, pero baka close to 7 billion. So ang tanong dito, based on the amount of shabu that was actually seized, how much would the informant have gotten? Kung tunay na may informant, ha, if the name was given to you, you vetted the identity, how much would the informant have earned? No, it does not depend on the amount of the shabu, but the weight of the information. I think nakapig yan yung maximum ata. I'm not sure, ha. May maximum yan sila sa per DDB DDB policies and guidelines, pagbibigay ng reward to the informant. Ngayon niya nakafix yan yung maximum. Wala akong number. Because the reports have it that the police were trying to get the cash reward. Who was trying to get the cash reward? Was it Sosongko himself or yung mga tauhan niya, kasamahan niya? Actually, yung reward ay kiniklaim nung IFLD. Yung Sosongko belongs to the Region 4A Isuyo, yeah. Ubideg. Yung informant was supposed to be hawak ng IFLD, yung Intelligence and Foreign Liaison Division ng PIDEG. Mm. At ito ngayon, yung grupo ni Sergeant Mananghaya, yung babae na policewoman, no? Siya ay nag-remind kay Colonel Glenn Gonzales about the reward. And si Gonzales naman ay nire-remind si General Domingo about the reward. So, nandiyan yung linya. Babalik at babalik sa IFLD talaga. Ang maghirap, they're all reminding about the reward, but then, what is the vetting process on establishing that an informant exists? Most likely ako, ha? Dati akong police, baka pwede mag-isip rin tayo ng masama pagdating sa ganyan, no? Most likely, gusto nilang i-claim ang reward kung wala silang informant, dahil wala man talaga silang maibigay na informant, di ba? I don't know kung wala talaga informant. Baka sila mismo ang informant, yung mga police na yun. Posible sila. Oh. Oh, so, kung wala silang may president informant, baka mag-produce sila ng piki na informant, na bogus na informant din, para lang legally ma-claim yung reward. Para at sila na maghati-hati kung wala silang informant, ha? Pero kung meron silang informant, mapupunta talaga sa informant yan. Hindi papayag yung informant na hindi mapunta sa kanya. Okay, all right. So imagine to the viewer the shock of number one, the largest seizure of shabu is actually handled by a police officer, which is Amayo, and then 42 kilos of the seized shabu was pilfered by police officers also. Just the level of corruption within the police force. Yung 42 kilos, sir, has it been established who pilfered
the shabu? Yes, kinakita naman doon sa CCTV, no? Nandoon si Susongko, siyang official doon. So, meaning, he could have supervised the pilgrimage. Andoon si Susongko, si Katarata, si Ribosura, sino pa yung nakikita doon sa the CCTV cannot lie. Kita-kita doon na paghakot nila, kinarga sa kutse, tapos mamaya-maya kinarga sa motor na para lang nakagrab ang shabu, no? Isang sakong shabu, nakagrab lang sa motor. So, wow. Makikita mo talaga doon. And the fact that nung sila ay kinumprunta ni General Domingo at ni Colonel, sino yung chief ng IFLD, si Colonel, na nakakita doon sa naka-discovery sa CCTV, uy, meron kayong ninakaw na shabu, ibalik ninyo yan. The fact na kinausap nila yung sila Ribosura at Katarata na ibalik ninyo, buila, andyan na, hindi nga nila personally hinand over yung shabu doon sa opisina, dahil mga seasoned police officer ito eh, takot ito na pag turn over na, diretso pusas at kakasuhan sila. Hindi nila turn over, iniwan lang doon sa labas ng gate ng Krami sa may PSMBF ay malapit yung kotse. Nag-usap lang sa cellphone na, sir, andyan na sa yung kotse, andyan na sa labas, kunin ninyo. So, the fact na the return of the pilfered, the 42 kilos of shabu was facilitated by them, that confirms the fact that they were the ones who pilfered that, plus the evidence that we can get from the CCTV footage. Oh, Senator, this is absolutely appalling. Why is it the PNP making an investigation against them? Number two, are they still in the police force? Shouldn't there be cases filed against these police officers who pilfered the shabu, regardless even if they returned it, sir? Huh? Yeah, automatic yan, Karin, regardless kung ni-return. Kasi the act of returning the shabu does not extinguish themselves of that criminal act and the administrative liability that they will be encountering for that act itself. So talagang managot sila, and the Special Investigation Task Group 990 of the PNP is doing their job very well. They are filing cases against this involved, I think, 48 or 62. 62 PNP personnel were being charged criminally and administratively by the SITG. Okay, but then they're still not relieved or suspended from their posts. I did read that there were recommendations for incident criminal admin charges. I mean, criminal and admin charges. I think there are 49 of them. Pero they're still not suspended, even temporarily, are they? They are already placed under restrictive in camp. Hanggang restriction lang kasi ang power ng disciplinary power ng isang disciplining authority. Hanggang dyan lang. Kaya nga, this leads to a policy direction in our committee report na kailangan talagang magkakaroon na mas mabigat na disciplinary power yung disciplining authority ng PNP. Dahil yun nga, very telling yung mga evidence, no? Nandyan na, kinakita sa CCTV. E kung may power lang itong mga kuwan na ito, na yung si PNP na i-stackin kagad ito, ikulong kagad yung mga tao na ito, like, just like the Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard, yung kanilang disciplinary system allows the commander to padlock iring personnel right away kahit na hindi pa nakapag-file ng criminal case. So sa PNP, wala po. Hindi iba po sa PNP. So babaguhin natin yan, yung provision ng RA 6975 na yan. Oh, okay. So let's move on now. What shows essentially this whole hearing, which was so shocking, is the corruption within, I mean, among certain officers of the PNP, especially when it comes to illegal drugs, because of the money that goes with it. So let's start with one. Are you going to renew calls for the death penalty when it comes to illegal drugs? Because let's take the case of Mayo. This is one ton of shabu.
1 ton that will be sold into the streets. Isipin niyo yun, sir. 1 ton. Then what would happen if he's charged? He'll have a good lawyer, right? The most is life imprisonment. Yo nga, at kapag dikonbikto yan sila, si Mayo, mapunta yan sa Pilipinas. This continues inside. Pwede pa rin ipapatuloy sa loob yan dahil meron na silang network eh. Kain-kain na ipagpatuloy yan. So, again, babalik na naman tayo sa death penalty, which is walang katapusan na yung aking pag-file every Congress lang. Pinapile natin yan. But hindi nga gumagana dahil nakikita natin we cannot have the numbers. Ilan lang naman yung mga pro death penalty dyan, lalong-lalo na dito sa nangyari sa buo na ito. No? Ilan lang kami dyan? Mabilang mo lang sa... mabilang mo lang sa fingers kung ilan lang gusto mag-death penalty. Okay, so that's number one. Number two, in terms of conducting raids against such a big seizure, procedurally, should it be just the PNP or should the PDEA be part of the raid? What will you change, sir, with certain systems, no, when it comes to procedure? Alam mo, wala na akong nakitang pwede pang baguhin sa procedure sa pag-conduct ng raid. Andiyan na, in place na yan sa RA 69, sa 9165, yung Dangerous Drugs Act. Andiyan na dyan, lahat na procedure andiyan na. It's just a matter of implementation. Mm-hmm. Ang pag-implement talaga nila is clearly violative of law, yung kanilang implementation. So ito ngayon, mananagot sila ngayon dahil sa pag-implement nila na mali-mali na hindi na sinunod yung provisions of the Dangerous Drugs Act. So mananagot sila ngayon. Pero kung sabihin mo pa na may amin pa tayo dyan sa batas na yan, siguro mayroon tayo, pero pertaining to the procedures, very clear yan yung procedures doon na kailangang sundin ng isang drug raid. Yeah, but then what's very scary is the fact the pilferage. Kung walang CCTV doon, we would never find out about the pilferage of 42 kilos. So ang tanong nito, Senator, there have been so many drug raids wherein walang CCTV ang lugar kung saan ginaganap ang raid, right? So what should change in terms of seizures? I'm so curious, how do we prevent pilferages with the policemen recycling the drugs back into the street? Matagal na natin yung ina-advocate yung paggamit ng body-worn camera. Kasi regardless kung meron man o walang CCTV yung establishmento wherein masasabi natin magiging crime scene, ay recorded lahat yan sa body-worn camera. Matagal natin ina-advocate ito na gamitin yung yan. I don't know bakit hanggang ngayon ayaw pa rin nilang gamitin. Yeah. Palagi sinasabi nila, mahal daw. Pero mahal nga, pwede man kayong magbili ng installment. Unahin nyo muna yung pinig para gumamit ng body-worn camera. Pero in that case, hindi sila gumamit. So, violation. Meron silang, di binabiolate nila yung Supreme Court, Supreme Court procedure. May Supreme Court na guidelines tungkol dyan sa paggamit ng body-worn camera. And this time, hindi nila ginamit. So, mananagot sila dyan. Okay, Senator, honestly speaking, nagkulang po ba si General Azurin nung pinuno po siya ng PNP? Wala. Kung may pagkukulang man siya, nakikita ko dito yung paghawak niya ng husto. Dapat sabi ko sa kanya, ganyan lang paghawak ng PNP. Oh. Sakalin mo ng husto yung mga eskalawag na yan at para hindi ka mamblema. Baka doon lang konti, doon lang kulang siya, pero napaka disenting tao si General Azurin, napakatino na tao. Yun nga lang kulang, kung mayroon man siya pagkukulang, yun yung diin
sa ating kwan. But then, how can you really, I mean, the cleansing of the PNP, every single administration that we've covered has this same problem. So corruption within the police force is cultural. It seems to be endemic, sadly. And recently, the DILG implemented, right, resignations, voluntary resignations to supposedly clean out the scalawags or those involved in illegal drugs. Is that sufficient? Is that the way, Senator? Kailangan natin, Karen, talaga is continuity. Continuity. Kung ganun ka kahigpit sa anti-drug mo, tuloy-tuloy yan. Continuity ang kailangan natin dyan para... kasi the continuous process itong internal cleansing ng PNP. Una-una, dinoble na natin ang sweldo nila. Hmm. Para hindi sila matemp. Pero yun pa rin, natemp pa rin sila. So, focus na naman tayo sa ibang aspeto nito. Continuous yan na drug is a very dirty commodity. And if you are in that anti-drug enforcement agency, you are in a very dirty world. Oo. Kaya, pero, hindi talaga tayo sa trabaho. Ang maghirap dito kasi, the policemen are now the drug pushers and traffickers. So not all, but with this hearing, it's coming out that they are. They're becoming a pseudo-syndicate themselves, if not the syndicate. Ang tanong ko, sir, what did Police Master Sergeant Rodolfo Mayo say? Did he admit that he was taking care of that one ton of shabu? Did he admit it was his? Right. Against self-incrimination. Wala tayong nakuha sa kanya. Hindi ko man pwede rin i-contempt. Hindi ko man pwede i-cite in contempt kasi nakakulong naman siya doon sa kulungan. Eh, mag-aagawan kami ng custody niya ngayon. Yung korte na nagpakulong sa kanya at saka yung Senado. Ayaw ko na makipag-aagawan ng custody kay Mayo. Hindi ko na siya ma-cite in contempt. Pero by sheer presence during the raid, would that already in effect, would that already be similar to ownership of the one ton of shabu? Because he will most probably deny that it was his. But the fact he was there, the fact it's his property, would that be enough, Senator? Hey, kung hindi lang nabanggil itong... kaso na ito through mali-maling spot reports na ginawa ng operating unit, then siguradong swak na siya doon. Wala siyang kawala. Wala siyang kawala. But then again, ipapayag pa ito sa korte na hindi mo rin papayag ang PNP na masira itong kaso na ito because of some procedural lapses. Talagang ipaglalaban ito ng PNP. Pero klarong-klaro naman talaga si Mayo kasi yung pag-discovery doon sa kanyang WPD yung WPD lending center niya is subsequent na yon after his arrest. He was arrested first for drug bust. He was busted for 2 kilos in possession sa kanya. Then after that pinuntahan na nila yung lending center ni Mayo at nandoon ang isang tuniladang shabu. All right. Now, just very quickly before we take into a quick break, what's your game plan? What is the intention of the hearing? So there are criminal charges that have been filed against them, but clearly, Senator, you are conducting a hearing because you want a certain change. Yes. Kailangan talaga magbago itong mga pulis natin. And what would you do? What would be the legislative change? Yun nga, yung meron kami ngayon naka-file no na PNP reform bill wherein yung disciplinary power ng isang disciplining authority ay i-enhance natin. Kagaya niyan, i-empower natin ang CPNP. Nakita niya yung CCTV. Kahit hindi pa siya nakapag-file ng kaso, kulong diretso niya ang mga tao na yan. Dapat salpak yan sa kulungan diretso. Eh ngayon, hindi mo pwedeng gawin yan. Arbitrary detention ang kaso ng CPNP kapag binakulong niya yan si
Mayo, sila Katarata, sila si Ribosura, na hindi na inquest, walang kaso nakapile, hindi po pwede. So, kailangan talaga. At mag-isip-isip yung mga sindikatong polis kapag may ganung power na discipline pa. Ikaw, mayroong intelligence report dito na involved ka sa ganitong illegal na gawain para hindi ka na magkagawa ng kalukuan, kulong ka, stakin. Mm-hmm. Ganun dapat ang power na nga ng GPNB. But when it comes to the intelligence report, won't that be breaking already due process? Because that's only an intelligence report. Hindi ka pwede based on an intelligence report. Pero yung CCTV, ang tanong ko nga, doesn't the PNP chief have the power to already suspend them, have them detained? At least for investigation, wala pa nun. Hindi mo pwede i-detain ang police sa present disciplinary system ng police. Hindi mo pwede i-detain kung wala kang criminal case na na-file laban sa kanya. Mm. Kahit na gaano kabigat. Mm-mm. Kahit na pumunta yung babae doon na ni-rape ng police. Sir, ni-rape ako niyan, sir. Kailan nangyari iha? Last month, sir. O sabihin lang ng GPNP, uy, last month pala nangyari yon. So, kuan na, beyond the reglementary period na, hindi na namin siya ma-arresto at ikulong. Mag-file tayo ng kaso, mag-regular to regular filing, then hintayin natin maglabas ang warrant of arrest para arestuhin natin siya. Ngayon, mm-hmm. hindi ko talaga siya maikulong iha, pasensya ka na. So, ganun po ang sitwasyon ngayon. Yeah. So the police still has the power, naka-duty pa. Oh. Whereas kung may power yung disciplining authority to put him in the stockade, may physical custody siya dapat doon, pwede niya ikulong yun. Or what if hindi lang yun? It's you take back, you suspend him, take back the badge, and confiscate the gun. Can't he do that? May proseso pa yan lagi nga, Karen. Mayroong due process yan. Hindi mo po pwedeng i-deny yan sa kanila yung due process, whether criminal investigation or administrative investigation. May due process yan. So, mahirap. Mahirapan talaga ang pinipindisiplinahin yung kanyang hanay because kulang dyan, kulang sa... Let's ask Senator Ronald Bato de la Rosa, the chairperson, regarding the feedback of Janice Degamo. Senator, I interviewed the wife of Roel Degamo, Mayor Pamplona Mayor Janice Degamo. She said the Senate has lost focus on the investigation, that you had barkers, as she called them, already baliktad na daw, criticizing Degamo, calling them warlords, etc. Parang nawala na daw, nagkaroon na ng distraction. Ano po ba nangyari and why did you entertain these resource persons? Yan ang mahirap dyan, Karen. With due respect to Mayor Degamo, ayaw kong pagkipag-away sa kanya dahil she is grieving. Alam natin yung kanyang sitwasyon ngayon. Talagang nagluluksa siya sa pagkamatay niya kanyang asawa. But then again, when you say focus, I don't think na nawawala sa focus yung committee namin. Baka nawawala sa focus na gusto niya na doon lang makafocus yung committee. Baka yun ang gusto niyang focus lang. Ang pagpupukusan lang yung mga krimen lang na ang involved ay ang mga thieves. At hindi pwede mag-focus ang committee sa mga killings na ang ina-attribute naman doon sa mga Degamo. Baka yun ang gusto niyang focus. Hindi ba pwede magiging one-sided ang committee natin? Kaya nga tayo nag-imbestiga to hear both sides. So, andyan na. Hindi pa ba sapat yung in-entertain natin yung dala nila ng Degamo camp na 50 resource person, witnesses, at yung 12 na witnesses doon sa side naman ng Tevez, in-entertain natin lahat yan. A total of 72 from both sides. And in-entertain rin natin yung mga government officials at mga police and other personnel of different government agencies. So, totally more than 100 plus resource persons and witnesses were
whose testimonies were heard, were subsequently interviewed, at pinakinggan natin. Within that 5 days na ano, 5 days na marathon hearings na ginawa natin. So ang focus po na from the very start, ang focus ng committee was to investigate the Digamo killing and other political killings na nangyayari sa Negros Oriental. So yun po ang focus natin. Hindi lang po tayo nakafocus sa mga TVs. Hindi pwede mag-focus natin sa TVs. Kasi mayroon man din naglabas na political killings na ang in-implicate ang Digamo. So kung ganun ba pag kapag hinir natin yung kabilang side, nawala ng focus ng committee, I don't think so. Now, to actually eliminate private armies, you've also once again recommended that the death penalty should be imposed on those having private armies. I mean, seriously, where would that go? Considering death penalty against drug traffickers at a tough time in itself. Yung nga, babalik kami sa death penalty, napakahirap palusutin. Sana no, with this recent Senate investigations, sana magbago na yung stand ng ibang mga kasamahan natin, no, mga colleagues natin pertaining to death penalty, lalong-lalo na sa Senado. Sana baguhin na yung stand nila. Kahit na dito man lang tayo. But private armies, how would you do it, Senator? You were once PNP chief. Nakita naman natin also the conflict of interest, the corruption with the relationship of the PNP, right? With the LGUs in the Degamo Teves situation. So what would you change in terms of policy? Well, balikan natin yung revisit natin at i-amend natin yung provisions ng local government code wherein binibigyan ng power yung local chief executives to select kung sinong gusto nila magiging provincial director in the case of the governor at sinong gusto nila magiging chief of police in the case of city mayor and municipal mayors. So dapat tanggalin natin yan para mawala na ng utang na loob yung mga police officers sa kanilang mga local chief executives para talagang they can implement the law without fear or favor. Wala nang masasabing utang na loob. In that particular amendment pa lang no ng government code, we can insulate the police from political from politics. Okay, my last question with you, Senator, and eto, we can talk about this at length, no? Kasi I know there are hearings about this still. There's a plan to fix what has been described as the unsustainable pension system involving, well, first the military, but I'm assuming that the police force will be affected with this in time. And Finance Secretary Ben Diokno has said, the pension program that we have today is financially unsustainable. So it can lead to a major fiscal collapse. These are his exact words. We need a whole show to discuss this. What are your concerns, Senator? Well, ang concern ko lang, no? Ang pinaka, just like the previous Congress, yung pinail namin na measure pertaining to that was that it should only cover new entrants. Yung mga bagong papasok pa lang na pulis at sundalo, sila makukover nito dahil para right from the very start, alam na nila yung pinapasukan nila na kailangan nila mag-contribute part of their salary para sa kanilang pensyon. Oo. Yun lang ating minumungkahi. Hanggang ngayon, yan din ang minumungkahi natin ngayon. Kasi I found out when I was reading through research that the average monthly pension of a retired uniformed personnel is roughly 40K, so that's 8.8 times than the average SSS pensioner and 2.9 times higher than the average GSIS pensioner. Ganun rin po ba sa police force? Is it in equal footing ang military and police, sir? Based on your knowledge.
based on my knowledge, I doubt, hindi naman sa kino-question ko yung data nila, no? I doubt na yun ang magiging average. Lahat, i-average mo lahat. Yung mas marami yung mababa, yung mas maraming enlisted personnel eh. Mas maraming enlisted personnel na I don't know. That is the data. I don't have to contest the data. Pero ako lang, nag-doubt lang ako yung average na yan, kung ganun ba talaga ang average. Kung taken into consideration the whole population of the retirees of the military and uniformed personnel. But be that as it may, andyan na. Andyan na yan. So hanapan na natin ang paraan kung paano natin yung masustain. Hanap din ang punto na para ilalaan para dyan. At kung inevitable na talaga ang situation, kung po pwede, hanggang new entrance lang tayo. Hindi yung nasa active service ngayon at yung mga retired. Pero yun nga, ang proposal nila ay dapat daw mag-start na ngayon yung mga nasa active service. So if that is their proposal, we have heard the position of all the military and uniformed personnel during the hearing, yung kanilang mga nagsasalita na representative doon ay talagang ayaw nila ng masama yung nasa active service. Gusto nila yung new entrant lang ang kukunan ng contribution para sa pension. But then again, kung talagang it is the only way na nakikita natin gobyerno to avoid fiscal collapse, then siguro it needs malawakang consultation sa lahat ng military and uniformed personnel. Dahil mayroon nga nagbabanta na kapag mangyari yan, ay magkakaroon ng exodus. Maraming mag-exit from the military and uniformed service kapag mangyari yan. So we cannot afford to have a weak defense establishment. Kapag gano'n, kung mag-retire na maaga itong mga sundalo natin, ating mga kapulisan, dahil nga sa batas na yan. So kailangan talaga na malawakang consultation, ipapaintindi sa kanila at lahat-lahat para everybody happy. Okay. Hindi everybody lonely. All right. On that note, I want to thank you for joining me today, Senator Ronald Bato de la Rosa. I hope to see you again, sir. A good Monday to you. Thank you, Karen. Good Monday po. Magandang start natin ito for the week. Yes, all right. Thank you, sir. Thank you.